Well, mga kapopong, kumusta? Well, straight to the point na tayo mga kapopong ha. At alam nyo ba ang isa sa mga nakakatawa ngayon na nangyayari kay Diwata? Well, para kasi sa mga hindi nakakaalam, ay ito kasing si Glenda ay nagpadala ng regalo dito kay Diwata. Which is itong mga regalo naman na ito eh, nakalagay o nasa loob ng isang sasakyan. Pero, kung napanood nyo kasi yung ginawang pasasalamat ni Diwata kay Glenda, ay actually pabirong sinabi ni Diwata na kasama yung kotse sa ibinigay ni Glenda. Which is itong biro ni Diwata na ito eh. Sineryoso naman ng ilang mga Filipino, na mga Filipino pang nandun mismo sa location lagi ni Diwata. Well, ano ang resulta niyan? Yes, mga kapopong, at ang akala tuloy ng ilang mga Filipino eh, binigyan nga talaga ng sasakyan ni Glenda itong si Diwata. Pero alam nyo ba ang good result naman niyan para kay Diwata? Well, nagkaroon tuloy ng idea ang ilang businessman dito sa Pilipinas sa kung ano ang mga posibleng ibigay o iregalo nila dito kay Diwata. Na remember mga kapopong ha? Nasa peak ang pangalan ni Diwata ngayon sa social media. Na alam nyo naman siguro na sa mga panahon natin ngayon eh, mas pinipili ng ilang corporations ang ilang social media personalities upang ipromote ang kani-kanilang mga produkto. At kung sino yung social media personalities na sikat sa buwan na ito or next month, ay sila yung target endorser ng ilang kumpanya dito sa Pilipinas. Which is huwag na kayong magtaka ngayon sa kung bakit ang daming big-time personalities ang nagsisilapitan ngayon kay Diwata. Pero ang tanong eh, meron ba na masama dyan sa kalakaran na yan? Well, syempre walang masama dyan at actually matagal nang nangyayari yan sa mundo ng business. At isa kasi yan sa mga marketing strategies na masasabi nating isang win-win situation. Win-win situation dahil bukod sa pera o mga kagamitan na makukuha ni Diwata sa mga kumpanya o taong lumalapit sa kanya to promote their products or whatsoever, ay actually mas lumalakas patuloy ang negosyo ni Diwata dahil dyan sa exposure na yan. Well, ang galing, di ba? May nakuhang pera na si Diwata for promotion. Ay mas dumadami pa ang kanyang mga customer dahil dyan. Anyway, mabalik tayo doon sa kotse ha? Actually, kung i-visit mo kasi ang page naman ni Rosmar, ay actually nakaschedule na pala ito para sa pagpunta nito kay Diwata ng personal days from now. At kung hindi rin ako nagkakamali eh, merong ipamimigay na pampausok para sa first 2,000 na pipila sa pagdating ni Rosmar kay Diwata. Well, please correct me if I'm wrong na lang dyan sa info na yan ha? Pero actually, ang isa kasi sa talagang excited akong mangyari. At dahil na rin marami na rin ang nagtatanong sa kung sino kina Glenda at Rosmar, ang posibleng makapagbigay nga ng bahay dito kay Diwata, ay actually totoong posibleng mangyari nga talaga yan. Na remember mga kapopong ha? Alam nyo naman siguro kung gaano kayaman ang mga ito. At alam nyo rin naman siguro na ang main businesses nitong dalawa na ito ay parehas ng linya. Well, kumbaga eh, let's see who will win sa pabonggahan ng regalo dito kay Diwata. Anyway, maliit o malaki ay wala naman problema kay Diwata at actually, ipinamamahagi pa nga ni Diwata sa ilang taong nangangailangan, yung ilan sa mga ibinibigay rin sa kanya. Pero in terms kasi na kapag meron isang tao ang magbibigay kay Diwata ng bagong house and lot, ay totoong that is another level na. Pero ang tanong nga eh, sino kaya dito kina Rosmar at Glenda ang posibleng gumawa niyan? Or meron pa ba na iba na posibleng gumawa niyan para kay Diwata? Pero since mukhang okay naman talaga itong si Diwata at Rosmar, ay mukhang ang magiging next big business ni Rosmar ngayon eh. Walang iba kundi ang pares rin tulad kay Diwata. Which is mangyayari naman yan kung i-expand ni Rosmar sa buong Pilipinas itong paresan niya. Well, alam nyo naman siguro na in terms of capacity, na pagbukas ng mas maraming branches ngayon between Rosmar at Diwata, ay totoong si Rosmar ang makakagawa niya ng biglaan. Kahit alam nating unti-unti na rin nag-e-expand itong business ni Diwata, sa maraming panig ng Pilipinas ngayon. Anyway, what I mean kasi eh, yung tipong magbukas ng mas maraming branches ng sabay-sabay, ay si Rosmar ang medyo nakakalamang sa dalawa. Pero gagawin kaya niya yan as soon as possible? Well, tingnan na lang natin ha. At tingnan rin natin kung merong pang-agreement na magaganap between Diwata at Rosmar a few days from now. Na malay natin na ito palang pagtatagpo nila eh. Patungkol na pala sa isang future business partnership. Well, okay rin naman yan, di ba? Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon eh, ano ba ang naiisip mong future ni Diwata? Dapat ba siyang makipag-partner sa ilang taong meron ng karanasan na sa business? O para ba sa inyo eh, mas mabuting suluhin na lang itong pagpapalago ng kanyang business at pag-aralan na lang niya para hindi umasa sa ilang tao? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!